Sila sila yung mga taga-Korea, muli ka na ba? Hi guys! Mag-voice over na ako dito guys. So, ito pala guys, ito yung the big day and special day of my cousin Javin and Justin's wedding day. So, April 18th, 2023. So, busy kami guys sa paghahanda. We're preparing for the wedding ceremony. So, nag-start kaming mag-makeup mga around 10 o'clock, 10 a.m. Kanya-kanya kaming yung iba kong mga auntie doon din sa kabila, sa bahay nila. Tapos yung mga bridesmaids, maid of honor, yung mga ng entourage, doon din sa nakatuka doon sa bride. So, doon sila nagpa-makeup. So, kanya-kanya kami kasi pag isang makeup artist lang, so sobrang napaka-busy, hindi kakayanin ng oras. So ngayon, kaming dalawa ni Auntie Ima, nandito kami sa kanilang bahay, dito sa Panabo, sa Salvacion. So, ang aming makeup artist pala ay si Bash. Ang nag-book nito ay ang bride, si Justin, yung pinsan ko. So galing pa po siya ng Davao, so pumunta siya dito sa Panabo. So, ito, minimikapan kami. So, itong araw na ito na sobrang napakainit ng panahon na ito. Siguro mga nasa 35 degree ang init. So, kaya nakatutok yung electric fan sa amin. So, yun ang mga gamit niya. So, after akong makeupan, si Auntie Ima waiting na din siya. So actually dalawa lang kami. So dalawa kami siguro mga consume ng mga more than siguro mga 3 hours ganun. Kasi 2 p.m. mag-start yung kasal ni Justin. So yun. Yun ang mga gamit ni Bash, ang dami. So sa mga diyan, sa mga gustong magpa-makeup, hair and makeup, pwede siyang home service. Ito ang kagandahan dito sa sa Philippines kasi pwede tayong magpa-home service. Sa ibang bansa, home service eh. So kailangan talagang pumunta doon sa nila, sa salon ganun. So dito napaka comfortable kasi ikaw na mismo yung pupuntahan ng makeup artist. So very reasonable naman yung affordable yung cost nito ng ng makeup at saka hair namin. So, maraming salamat, Bash, sa iyong pinapaganda mo kami sa araw na ito. Tinatakpan mo yung mga milasma namin. Guys! So, guys, it's my Auntie Ima's turn na naman. So, nagpapaganda si Auntie Ima. Madam, sa Salvation. Si Auntie Ima pala, guys, ay youngest sister ng aking mama. Ayan na ako, feel na talaga na grabe ang laki ng mukha ko talaga, pero never mind, the mukha na lang guys, ganun talaga eh, wala nang pag-asang liliit yan. So go with the flow lang kung yung mukha natin. Ayan na, so we are on our way to the church doon sa Tagum City. Sa nakalimutan ko saan yung seminary, sa seminary nakalimutan ko. Hirap talaga ng no retention at all na mahirap mag-memorize. Iba na talaga pag matanda na eh. So papunta na kami. So salamat to my ayan si Dinley, ang aking apo. May mga apo na ako guys, siguro yung apo ko mga lima na. Apo ng actually apo ng sister ko yan. Siyempre apo ko na din kasi. Siyempre anak ng mga pamangkin ko. Si Dinley yan Hawak-hawak pa niya yung yung chocolate na dala ko galing Korea. At saka may necklace siya. Ayan. Gustong-gusto niya. Hindi niya iniiwanan yan. Siguro 24 hours hindi nakahiwalay sa kanya. Laging hawak-hawak niya yan. Asa na yung mama? So, medyo shy pa siya dito kasi hindi naman kami madalas nagkikita. So, asa yung mama? Kaya shy siya. Asa abroad? Ano sa anong namuli? Mala Princess na headband.
So yun na ang outcome ng aking makeup. Actually hindi pa ako tapos dito. So nagpahinga muna ako kasi turn pa ni Auntie Ima ang ano. So yan ang ano, maganda yung result ng makeup kasi hindi siya puting-puti ang mukha. Yung pag ano lang siya, yung parang kamatch lang din sa skin namin. So